kasi makabili ng ganito sa beauty shops. Meron din curve type. Beauty shops. Meron din, ito, straight type na scissor. Ito, classified ito as for cutting. Ito yung plastic striper. Dalawang purpose nito. Isang pag-create ng panel tsaka pang-putol ng plastic sheet. Although, hindi ko sa inyo siguro matitero yung gamit talaga nito kasi advanced technique na yun eh. Although, simple lang yun. Okay ng metal mirror. Gaganon yun lang natin. Pababali ito na. Pero yung mga specific sa ito, nakuha na lang siya. Straight tweezers at angle tweezers. Kung mapapansin nyo ito, may mga primer ko nandito kasi ginagamit ko ito pag paint na specific parts kasi ang technique ko is I paint them individually. Meron din ginagamit na ganito alligator clip for painting. Tutusok nyo siya sa styrofoam. Then tutusok nyo yung part na hindi nyo kailangan matamaan ng paint. Then you can paint it individually. Next naman, sa adhesives. Three types ang adhesive dito. Standard na cement. Yung extra thin cement. Ito malap na ito. Ang purpose nito, makikita nyo rito, may technique dito. I-join nyo na yung hubs. Then once na dikit na, itaan nyo, i-run nyo na yung cement. Ito naman, ipapahit nyo doon sa parts to be joined. Pero naman, si ano, acrylic glue. Usually, gamit naman ito sa scratch building, sa modifications, tsaka sa pag-glue ng ABS parts ng frame ng gondola. Next is putty. Basic type. Ito, pwede itong gamitin sa army. Pero generally, ang basic type na putty is for ceiling, doors, hollow parts, tsaka mga gaps. For painting, ang basic ang tools naman natin ginagamit, masking tape, recommended ko ang happy frame na masking tape, like the one from Tamiya, kasi ito talaga, pino yung pag-seal niya ng paint between coats. Unlike yung sa industrial grade na masking tape na kahit i-burnish niya na maigi, pag i-spray niyo, i-crush paint niyo, ito intensive bleed through yung paint. And might ruin yung finish ng undercoat niyo. Pipet for transferring a paint tsaka container sa isang container. Ito kasi may measuring ano dito para mapantay-pantay yung ano yung ratio na paint or container mixing nyo. Gamit kayo na nito, gamit talaga ng airbrush.
sa amin, medyo matanda na sa auditing. Pinaka-importante tool sa amin is the use na airbrush. As you can see, meron dito sa table airbrush and compressor set with moisture trap. Ito, sa setup na ito, exaggerated na ito para sa amin. May regulator pa, may moisture trap pa. Dito kasi mga double action airbrushes ko. Available siya sa mga hobby shop at art supplies. Now, kung may mga tanong kayo, with these tools, pwede rin kayo magtanong. You can get a navigation catalog 2010 at H Yanka Series Guidebook. Okay, we start na dun sa building proper. Oh, cooking shot na. Kapan ba yun ngayon ang ano? Nung Gundam model kit. Make sure na pag-aralan nyo muna manual. Check nyo muna kung kompleto ang parts. Katulad nito, A parts. Then, nakalagay dito, sa module ng siguro, will understand the Japanese language. A parts style, ang material niya, or polystyrene. So, ang gagamitin na cement dito is a pattern or extra thin. Kasi common mistake sa mga nag-uumpisa na model is to disassemble all the parts immediately. Oo, ginagawa nila yun. Di ba kasi ang building ng model? Dito, kaya kung yun ang sabi niya sa runners or sa stick is for us to easily look in kung ano yung part na yun according sa manual. For example, ito sa Instruction 1, Part C9, Polycap A, Part B1, Polycap F, Polycap A, at may sub-assembly na Parts A18, Polycap A, tsaka A17. Pag mag-assemble na, umpisahan natin yung sub-assembly before we proceed to the main assembly. Papakita sa inyo
Makikita nyo yan sa viewing nyo, tsaka mismo sa finished product sa pictures, kung makikita man, kung paano siya talaga or gap ng plastic na kailangan i-fill up. Since dito sa nakikita natin hindi, pwede na tayo mag-proceed ng cementing ng parts. Gagamitin natin dito yung standard na modeling cement. Always apply cement dun sa area na ipipikita. Kung mapapansin nyo, i-skip ko yung portion nung lubog na part na detail kasi maapektuhan nyo ng pag-squeeze mo ng cement. Now, siya yung susunod natin, yung extra tip. Doon sa buong ano, pataw yung plastic. O, para mag-weld mo tayo pag-join ng plastic. Don't worry dun sa excess. Huwag nyo agad purahin. Hintayin nyo na lang matuyo. O, papakita ni Rena sa tito sa explain niya ng photo. Makita niya ito yung drive niya. Medyo matigas siya. Pero, usually, overnight ako lagi bago mag-send ng cemented part. Kasi minsan, pag pinint niyo, lumulubog siya. Wala pala. Wala akong may example. Ah, ito. Kasi dito, dyan, lumubog yung seam line. Yung pinag-cementan. So, parang may gap siya. So, isasand ko ulit. Meron din solution dyan. Lalagyan nyo ng putty. Saan? Pabasa. Tigis. Ilang? Masira. Kasalanan mo. Kita nyo naman yung lubog, di ba? Parang nag-settle down na yung cement. Pakita ko sa inyo yung pag sinanap ko yung ano. Ang gagamitin dito is yung fine na sandpaper. Usually, 1,000 grit. 1,000 grit na sandpaper. Gagahan nyo lang yung kamay nyo. Don't worry na magpura yung ano ha, yung primer part. Dahil i-re-record nyo yan. Yes, lumabas lalo yung gap. Yun yung lubog na portion ng partner. Applyan natin ang putty. Pag-complain mo? Ay, ano pa yun? Kaya kukuha si Rena ng konting putty lang. Konti lang. Kasi nakakatunaw din siya ng plastic. Concentrate yung application.
application nyo doon yung sumusagab lang. Siguro nyo maglalampas yung application nyo dahil mahirap mag-fill up. Tsaka yung detail eh, lalo na pag nilapurang panel lines na ibigin yung panel roon. Marami yung panel lines. Kaya na parami na. Isa pa lang ang agent secret sa building is don't rush yung building. Usually kasi ako, pag mag-glue overnight, tsaka ko lang siya isasan. Then pag nag-patty ako, overnight din. Para mag-siguraduhin ko na mag-sistim yung patty at mag-settle down doon sa gabinis ko. Kasi ang patty, siya, hard-based material siya, pero may mga air bubbles yan sa loob. Pag in-apply natin, kung may microscope, hindi yan solid, may mga air bubbles yan. Kaya pinipress natin yung patty para mag-escape na yung air. Kung mapapansin nyo, di ba may mga nagawa tayo na bakit bubog siya kahit mas patty na naman bubog tayo? Dahil yun sa reaction ng patty, ng cement, tsaka ng plastic. Dahil doon sa air gap na yun. Okay. Ha? Yan, ito. Kunti lang i-apply nyo. Pero na parami yan. Oo, pero na parami. Pero okay na to. Hindi naman fatal sa'yo. Kaya ng technique. Isang technique. Kung mapapansin nyo sa mga build nyo, pag medyo, sino naglalaro ng model kit dito? Naglalaro nyo ba? Na-suggestion mo kasi huwag na laro eh. Kasi, sa model kit na tatoy. Oo, oh, sa model kit na tatoy. Masisira or luluwang yung joints. Potato daw, potato. Potato. Hindi ko kayo sa potato. Okay, pinapaklas ko to. Isang technique dito, pag medyo lumuwang kayo yung joints, ha? Ang dahilan yan, kasi nag-wear out na yung polycap. Kaya minsan kahit ganun nyo, kinabukasan, nakababa ng ganun. Wear out na yung lalo na yung pag medyo naluluma na kahit tinted kick yan. Pag in-store nyo sa isang room na medyo mainit, nag-aano talaga yung plastic yan. Re-react talaga. So may technique dito sa akin. Dalawang techniques ko. Either using yung cyan acrylate. I-apply nyo ng konting-konti lang. Na lang sa inyo yung isang method. Medyo delikado kasi sa cyan acrylate. Please apply nyo ng extra tin. Hindi ko tinuro sa akin. Hindi, tinuro ko sa inyo yung CA method. Okay. Lalagyan natin ng isang drop or kalahating drop lang. Kasi ito, ito polycap na ito, ibang material nito. Huwag kayong mag-worry na mag-permanently glue siya sa part kasi hindi talaga nag-a-adhere ang cement dito sa plastic na to. So don't worry, magagalaw at magagalaw pa rin yung joints. So applying nyo yung same technique na cementing. Isang side, nilagay ko sa hole. Ngayon, dito naman sa kabila, magdadrop ako doon ng extra thin cement sa joint. Huwag
masyadong marami kasi may mga, baka meron kayong mga old kids sa bahay. Ang problema kasi, sa storage, sa sobrang init, minsan, magka-crack yung parts niya. Pag na mainit yung pinagtataguan niya. Drying time nito usually 2 hours before ma-assemble niya. Sa una, mapapansin niyo yung joint, masikip. Tapos bigla na lang konting gagano na yon. So okay na yon. Secured na yung joint na yon, hindi na siya gaano yung luwang. Pwede niyo yun as mode ng repair kung yung meron kayong mga snap-built kits na napag-desisyonan niyo na na i-fully assemble nila na i-take nyo na. Try niya yung ganun method para hindi bumagsak yung joints niya during this day. Sino may panok na? Questions niya? Yung kalaman nakapula. Ayun eh, may tanong eh, free na Ganda Series Guidebook tsaka sa navigation catalog. Okay, meron pa pala yung isang method. Turo ko. Ano yung mga second? Hanap ko na kaming part na tayo sa number 23 sa pag-assemble ng backpack ng Churson Diaz. Para hindi kayo parang ganito. Mahirap na pang bilhin.
kasi hindi ko makapit. Inan nyo yung compressor nyo. Kailangan nyo para lumabas yung air, i-compress nyo ba? Tapos, ihilayin nyo para lumabas yung air. So, preference ko na lang kasi continuous air kasi nakakapagod yung lagi ka mag-press down. Tapos, PSI, yun nga. So, maglinis. Pero sa iyo ang downside ng ganitong presa. Naglalakad siya mag-isa. Nakikita niyo po sa bako na yan. Anong brand niya? Brandless. Ano, hindi siya naglalakad dito. Isang screw set dyan ng ano. Yung pinagputulan ng blueprint.